Alright, good day sa inyo mga kasabwat. Pauwi na naman tayo and magbablog na naman tayo for today's video. Alright. So, ayan. May pag-uusapan tayo ngayon. Tara, let's go! Ayan. Alright. So, good day sa inyo mga kasabwat. Welcome back to my channel. And sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod na video. Alright, may pag-uusapan tayo ngayon mga kasabwat. Alam kong maraming makaka-relate dito. Wait lang, saka natin ba? So ayan. Ito ay panungkol ito sa ating pag-maintenance ng motor sa mga kasa. Alright, alam kong marami dyan. Marami dyan sa atin ang mga natuto rin by the experience na pagpapagawa sa kasa. Yung mga minsan, hindi sa lahat ng pagkakataon maganda yung na-experience natin sa kasa, no? O sa ibang mga mekaniko. So, meron dyan ng mga naka-experience na hindi maganda, kaya ang ginawa nila, nag-aral na lang sila, kagaya ko, ng mga DIY basic maintenance. Diba? So, para hindi na tayo palaging takbo sa kasa. Alright? So, ako ay isang nagmula din sa walang alam panungkol sa mga basic maintenance ng mga motor. Ang alam ko lang ay magmotor, but in the long run, sa dami kong na-experience sa pagpapagawa sa mga mekaniko or sa kasa, may mga hindi ako magandang na-experience, kaya mas pinili ko na lang din mag-aral din dito sa internet ng mga pag-maintenance, mga basic lang na maintenance sa ating mga motor. Kasi ang importante sa atin, dahil may motor tayo, dapat marunong tayo kahit papaano magmekaniko ng ating mga motorsiklo. Diba? Kasi tayo ang nakakaalam ng ating motor, tayo ang madalas gumamit yan, at tayo ang may alam kung ano yung dapat na tamang timpla o kung saan tayo comfortable, kung baga. So, ito, isishare ko lang sa inyo kung bakit ako ay nagtiyaga mag-aral ng mga maintenance na basic dito sa ating mga motor. Alam ko maraming makaka-relate, dahil nga yung iba pinili na lang din mag-aral ng kahit pa paano para hindi na tayo umasa sa kasa o sa ibang mga mekaniko. Number one, ito yung una kong experience na nagturo sa akin sa kasa. So, pumunta ako ng kasa dati para lang magpa-change oil, kasi hindi pa ako marunong. Wala pa akong alam sa pag-change oil, hindi ko pa alam yan. So, pumunta ako ng kasa para ipa-change oil at ipa-adjust yung kadena. So, ang nangyari, pagdating ko ng kasa, so pumila ako, nakapila na ako. And hanggang alas 4 lang talaga sila ng hapon. So, nung ako yung malapit na, ako sa ano nila, sa pila, ang nangyari, nag-cut off. So, pumila ako ng alas 2, kasi maraming ang pila, maraming inuuna na motor. So, ayun, pagdating ng ako na yung malapit na akong sumunod, nag-cut off sila. Ayun, hindi nila ginawa yung motor ko. Alright, so nagsayang tayo ng oras. So, ayun, kinabukasan bumalik ulit ako. And kinabukasan naman nagawa. Ngayon, ang nangyari, nung ginagawa na, pinanood ko yung mekaniko kung paano ginagawa. Tapos nagtanong-tanong din ako kung paano yung mga ano na yan. Kumbaga, kumuha ako ng idea. So, naisip ko, kaya ko naman pala. Pinag-aralan ko, kaya naman pala. Basic lang naman pala yung ginagawa nilang ganun. Ngayon, pinag-aralan ko yung mga ganun na maintenance, and natutunan ko at ngayon ako na lang din yung gumagawa. So, makakatipid tayo sa oras, makakatipid pa tayo sa pera. So, lalo na kung hindi naman gaya ko, hindi naman ako mapera, kailangan talaga mag-aral, di ba? Makakatipid-tipid tayo. So, ngayon, nakakatipid na tayo sa oras, makakatipid pa tayo sa pera. Alright, so, yun ang una kong realization, kumbaga. Yun ang na-realize ko. So, isa pa, dyan sa, sobrang mahal ng labor. Magpapalit ka lang ng langis o kaya magpapa-adjust ka lang na, no, ang taas ng singil nila. So, tatagayin ka talaga sa presyuhan ng ano. So, minsan, kailangan mo talaga mag-tip doon sa mekaniko na gumagawa para on the next day, na pumunta ka doon, ipa-priority ka. Kasi pag hindi ka nag-tip, ay
medyo ano, iba-iba yung mayroong kang tip sa kanila, 'di ba? Ngayon, hindi naman tayo mapera, 'di ba? Hindi naman tayo mapera. Eh, hindi naman sa bawat punta natin na makakapag-tip tayo, 'di ba? Eh, minsan nga nagtitipid nga tayo, 'di ba? Kasi ang lalong-lalo sa mismong kasa, ang mahal ng labor diyan. Ang mahal ng paggawa, tapos magtitip ka pa, di wala na, taga ka na sa presyohan. Kaya yun, unti-unti kong pinag-aralan yung mga basic maintenance sa ating TMX 125, na which is lalo na naka-carb type naman tayo, madali lang naman pala yung mga maintenance nito, yung mga pag-check ng carburetor, ganyan, pag-tune up yan. Pero pag biyak na yung makina, so ano na tayo dyan, ibigay na natin yan sa mga malalapit na mekaniko, kasi kulang pa tayo sa kulang pa ako sa kalaman about dyan, tsaka kulang pa ako sa gamit. So for the basic ano naman, mga basic maintenance na kaya natin gawin, so kung alam naman natin kaya natin gawin, gawin natin. Mag-invest tayo ng mga tools. Ako, nag-invest ako ng mga heavy duty na tools, kumbaga, para pag may kailangan baklasin, kaya nating baklasin, lalo't mga ano, mga outer parts lang naman. So ayan, andyan naman ang internet, pwede naman natin yung pag-aralan, mag-DIY na lang tayo, di ba? Makakatibid tayo sa oras, since makakatibid pa tayo sa pera, nuulit ko. Then ito yung pangalawa kong ano, yung pangalawa kong experience dito is nung nagpapalit ako ng lining. So clutch lining, nagpapalit ako niyan. So hindi ko pa ano yun, biyak makina yun eh. Bukas makina pala. So nung nagpapalit ako ng clutch lining, then clutch cable, ang nangyari, nung natapos ng gawin yung motor, di umuwi pa, uwi na ako. Ang nangyari, hindi maganda yung play nung ano. Hindi maganda yung pagkaka-play ng clutch cable. So medyo palundag-lundag at namamatay. Sabi ko, anong nangyari dito sa motor ko, bakit ganito? Inayos na yung ano pa rin. So ayun, ang ginawa ko, ako na lang yung nanood ako sa YouTube ng kung paano i-adjust yung ganito ganyan, yung clutch cable. Yun, natutunan ko naman agad, and nakuha ko yung tamang timpla ng play ng aking motor. Kasi nga, tayo ang laging gumagamit niyan, tayo ang may alam kung ano yung tamang play, yung komportable, kung saan tayo komportable, eh tayo ang nakakalam, hindi naman yung mekaniko. Kasi ano, gagawin lang naman nila yan, bahala ka na kumbaga. So kaya ang mahalaga, dapat pag-aralan din natin yung mga ganong klase ng basic maintenance. So ayun, ang nangyari nga noon, yun na nga, nagkaroon ng problema. So hindi ko na ibinalik. Pagdating ko sa bahay, tinaga ko na lang, ayun, nakuha ko naman. Doon ako nagumpisang natuto sa mga ganyang klase ng mga bagay-bagay. And then, sa first linis ng carburetor, pinalinis ko ito sa mekaniko din. Ang nangyari naman, nung pinalinis ko, pag-uwi ko ng bahay, kinabukasan, hindi ko magamit. Bakit? Kasi, hindi nakatuno ng maayos yung carburetor, na dapat sila ang nakakalam kung ilang turn yung at tamang timpla ng carburetor. Ang nangyari, mababa yung minor, hindi nakatuno yung gas. So nalinis naman, maayos namang nalinis. Ang problema nga nito, hindi nila na ituno yung carburetor. Kinabukasan, gagamitin ko, hindi nabubuhay yung aking motor. Mababa yung minor, mababa, at tapos hindi maganda yung timpla ng gas. So ang ginawa ko rin, nanood din lang ako sa YouTube. Ako na lang din ang tumarabaho, at nakuha ko din yung tamang sunog, yung tamang timpla. So ayun, na-learn by experience, kumbaga, natutunan ko yung mga ganong klaseng simpleng mga pag-a-adjust ng ganyan, mga konting problema. So dangan-ngat lang ayun, pag nagkakaroon tayo ng mga ganong experience na ano, andyan lang naman ang ano, kung may load ka, malakas ang signal mo, pag-aralan natin sa internet, marami dyan mga tutorials about kung anong klase ng motor, anong problema ng motor. Marami dyan sa internet na mapapanood at mapag-aaralan. Magsipag lang tayo, mga kasabuat. Kasi inuulit ko, tayo ang mekaniko ng ating sariling motor. Tayo ang nakakalam kung ano ang tamang timpla ng komportable na pagdadrive para sa atin. So, ayun na nga. Yung time na yon, natuto ako sa pagtutunan ng carb. Natutunan ko yan. And maganda yung sunog ng yung sunog ng spark plug ko. Hanggang ngayon, nakapaglinis na ulit ako ng carb. And ayun, nung nilinis ko yung carb, hindi ko ginalaw yung tuning. Hindi ko ginalaw. Kasi hindi naman ginagalaw talaga yun.
Hindi ko na ginalaw kasi maganda na yung tono. Okay naman hanggang ngayon. Siguro mga matagal na. Mag-iisang taon ako hindi naglilinis ng karburador. Mula nung nalinisan ko ulit ito. So ayun, okay naman, goods, maganda yung ano nang natin, gas, hindi malakas sa gas, hindi ano, maganda yung timpla ng menor. So natutunan ko lang din yan dahil nga sa experience ko na hindi maganda sa kasa. Ayun, kapag may na-experience ka hindi maganda sa kasa, ibig sabihin, i-take mo yung opportunity na may dapat kang matutunan para ikaw na lang yung gagawa, 'di ba? So hindi sa lahat ng pagkakataon na kahit mahuhusay ang mga mekaniko na minsan talaga kasi ano lang din naman tao lang din naman tayo, may talagang aabutin tayo minsan ng katamaran, 'di ba? Lalong lalot ganyan, minimum wage din lang naman yung mga yan. So talagang minsan ang tao inaabot talaga ng ano yan, ng katamaran sa buhay. Kahit naman ako sa trabaho ko minsan talaga inaabot ako ng katamaran, 'di ba? Aminin natin yan kasi yan talaga ano tayo. So dahil dyan, para wala nang ano, tayo na lang mag-adjust, mag-aral tayo in case na magka-problema yung motor natin. Ano na lang, magagawan agad natin ang paraan na hindi na tayo tatakbo sa kasa, 'di ba? 'Yon. 'Yon yung mga natututunan ko sa mga hindi ko magandang na-experience sa kasa. Tapos meron pa ako isang experience diyan nung nagpapalit ako ng stator. Goods na raw yung ano, okay na lahat. Pagdating ko sa kalsada, tabingi yung tawag nito, yung cambio, yung tapakan. Hindi nakasagad doon sa pinakang sagad yung tapakan ng cambio. Ang ginawa ko, ayun, inayos ko na lang din. Ako na lang nag-adjust, di ba? May mga tools naman ako. Kaya nga mas maalaga na may mag-invest tayo mga kasabwat. Mag-invest tayo ng mga tools in case na may hindi maayos na naikabit dyan. Pwede nating ulitin, ikabit natin ng mas maayos na komportable tayo. Inuulit ko, yung komportable ng ating driving ay nasa atin lang yan, nakasalalay sa motor natin, sa pakiramdam natin, kasi konektado tayo sa motor, sa paggamit ng motor. Parang ano yan mutual kumbaga, nararamdaman mo kung ano yung kulang sa motor mo. Lalo na kung matagal mo na yung ginagamit, alam mo yung kulang, ikaw na yung nakakalam yan, hindi yung mekaniko. Diba? Kasi siya gagawin lang niya yan, pagkatapos siyang gawin, bahala ka na, ikaw nang mag-adjust. Diba? So, yun lang yung mga na-experience ko, kaya sinipagan ko talaga, pinag-aralan kong mabuti kung ano yung mga dapat na mga basic lang na kaya naman natin gawin at pag-aralan. So ngayon, bihiran na akong pumunta sa kasa, pagpapalit ng bushing, yan, change oil, linis ng carb, tono ng carb, yan, pag-check ng spark plug, battery, at sa mga outer parts, pagkakabit ng bumbilya, yan, mga ganyan, pag-check ng mga busted na ano. Ako na lang din ang gumagawa kasi kayang-kaya naman natin yung gawin, 'di ba? Ano lang natin, pag-aralan lang natin ng maayos, napapag-aralan 'yan. So, ngayon, bihira na ako pumunta sa kasa. Siguro kung pupunta man ako ng kasa, biyak makina na. O kaya palit na ng mga bigay ng kunyari push rod, 'yan, yung mga talagang pang-ano na pang mekaniko na talaga. Alright, so kasi lalo na kulang pa rin naman ako sa kalaman, hindi pa ako ganun ka aral, at saka kulang pa rin sa mga tools, 'di ba? So, pag mga ganyan, yak makina, pababayan na natin sa mga mekaniko at saka ibang mga electricals, 'di ba? Para may mga ano kasi yan, may mga guidebook sa mga bawat unit na ginagawa nila at may tingin na sila doon. So, 'yun lang mga kasabat. So, ang maya advice ko lang sa inyo ay mas mainam na kayo ang maging mekaniko ng mga sarili nyong motor. No, mga basic lang na mga kaya naman natin gawin, gawin natin para hindi na tayo maabala sa oras, nakakatipid na tayo sa oras, nakakatipid ba tayo sa pera. Let's say, kung baga tawag nito, kung yung oras na yon ay iniintay mo dun sa kasa, magagamit mo pa yun sa ibang bagay na pwede mo pang pagkakitaan. Kung mga baka mayroon kang racket, mapapabilis yung ano mo, ikaw na lang yung gumawa, at pag natapos mo yun, pwede ka na lang tumakit. So, importante kasi yung oras para kumita pa tayo ng iba pang pagkakakitaan, di ba? So, kaysa matuto nga ka dun, ang gagawin lang naman ay basic lang naman na kaya mo rin naman gawin, di ba? What if ikaw na lang yung gumawa para nang sa ganun, mas maganda pa rin yung yari at makakatipid ka pa sa oras.
sa pera. Ngulit-ulit na ako. So, ayan lang mga sabwat. Basta in-advise ko sa inyo, mag-invest ng tools, mag-invest ng knowledge. So, ayan. Huwag tayong tamarin sa pag-aaral, lalo't may mga sarili tayong mga motor. Diba? So, hanggat may pag-aaralan, pag-aaralan natin. Diba? Nakatipid ka na, natuto ka pa. At may ma-share ka pa sa iba. Kunyari, meron dyang ibang naka-experience, lalo na sa daan, kung may mga problema, eh makakatulong pa tayo sa kapwa natin ng ating mga basic knowledge na nalalaman about sa natutunan din natin sa ating mga sariling experience. Alright? So, yun lang mga kasabwat. Yun lang ang maisishare ko sa inyo ngayong araw. And, ayun. Basta, mag-aral tayo. Huwag tayong tumigil sa pag-aaral na pagkutingting ng mga motor. Diba? Lalo kung stuck naman yung motor mo, wala naman masyadong binago dyan. Kayang-kaya mo yan. I-maintain na ng maayos at tawag nito yung komportable nga, inulit ko, makuha mo yung komportable mo sa iyong motor. Alright, so hanggang sa muli mga kasabwat, yun lang. At kung mayroon kayong mga nais i-share din sa mga na-experience nyo sa kasa o sa ibang mekaniko na nagturo sa inyo para matuto din kayo nang sa gano'n na hindi na kayo umasat, kayo na lang ang gumawa ng mga basic parts ng inyong motor, ay share nyo lang dyan sa baba. Comment down below. Ano, para may mga matulungan din tayo dyan ng mga baguhan din na ma-aware sila sa galawan ng kasa mga mekaniko. Diba? So, ayun. Yun lang mga sabwat. And dito naman tayo magtatapos sa video na ito. Huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. Magkita-kita ulit tayo sa next video, mga tips and mga kung ano-ano pang mga basic na nalalaman ko ay i-share ko rin sa inyo. At syempre, yung mga ano natin dyan, yung mga subscribers din natin dyan na gumagamit din ng gaya ng unit natin na TMX 125 Alpha. Alam ko marami din yung mga sarili nilang experience na pwede sa ating i-share. Diba? So, yun. Share nyo na lang, share na lang tayo para lahat tayo ay may matutunan at makapag-share pa tayo ng mga iba pang knowledge. Alright, hanggang sa muli. God bless and ride safe. Alright.